Magandang araw po sa iyo, Commander. Ako po si Adonis. Ado po ang tawag nila sa akin dahil Adonis po ang totoo kong pangalan. Gusto ko po sanang ibahagi sa channel mo ang karanasan ko. Nangyari po ito taon ng 1985 dito sa aming probinsya sa Zambales. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan sa Zambales. Nakakahiya naman po kasi. But anyway, Commander, heto na po ang kwento. Nung mga panahon na ito, papabinata na po ako. Natututo na po akong umibig. High school na po ako nun. Tapos, meron akong kaibigan na sanggang dikit. Natawagin mo na lang sa pangalan na Al. Ado ako, Al naman siya. Isang umaga, habang kaming dalawa ng sanggang dikit kong si Al ay naroroon sa park ng eskwelahan, nakita ko yung crush ko. Uy, pare, tignan mo yung crush mo. Ano ka ba naman, Al? Umayos ka nga, nakakahiya. Eh bakit ka mahihiya? Huwag kang mahiya, lapitan mo na eh, baka mamaya eh, maunahan ka pa ng iba dyan. Sabagay, agad kong nilapitan yung crush ko. Kaya lang, Commander, napahiya ako sa kanya. Magandang araw sa'yo. Wika ko. O anong maganda sa araw? Tsaka sino ka ba? Ako nga pala si Adonis. Ikaw si Ado? Yung nababalita na may gusto raw sa akin? Pasensya ka na eh, hindi ko pa pala sinasabi sa iyo eh, nakarating na agad yung balita. Hindi rin makapal ang mukha mo, no? Ha? Eh bakit naman? Sa palagay mo, papatulan kita? Yung pangit mong yan? Ano ko ba? Malis ka na nga sa harapan ko, baho-baho mo. Hindi ka pa yata naligo. Napahiya ako, Commander. Sa unang pagkakataon, ngayon lang ako napahiya. Ngayon ko lang din kasi naranasan na lumapit sa babae. Ano parang Adonis? Ano sabi sa'yo ng crush mo? Eh, yun. Bokya. Baho ko daw. Pangit ko daw, pare. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Anong sabi mo sa'kin? Eh, hindi ba ikaw nga ang nagsabi na lapitan ko na yung crush ko? Pero dapat naligo ka kasi. Tignan mo naman yung itsura mo naman kasi, Ado. Ano ka ba? Hayaan mo sa susunod. Mapapasakin din yung crush ko na yan. Pag-uwi ko ng bahay, Commander, wala naman doon si nanay at tatay, kaya madali akong nagtatakbo papunta sa bahay ng lola ko. Lola? Lola? Apo! Nandyan ko na pala, Apo! Opo. Eh, kasi po, wala sila nanay sa bahay eh. Ganun ba? Dito ka na lang matulog, Apo. Eh, teka! Bakit ganyan niyang mga mata mo? Parang merong tinatagong kalungkutan. Lola, wala po ito. Hindi, Apo. Meron kang tinatago. Ano yan? Kasi po, Lola, napahiya po ako kanina sa eskwelahan. Bakit naman? Sinong nagpahiya sa Apo ko? Kasi po, yung crush ko kasi, pinahiya po ako. Yung iniibig mo ba kamo? Opo, Lola. Hayaan mo, Apo. Mapapasayo ang dalagita na yon. Eh, paano po? Basta, Apo. Mapapasayo ang babae na yan. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi ni Lola hanggang sa lumipas ang tatlong araw. Yung mismong crush ko na ang lumapit sa akin. Ado? Oh, teka. Mukhang may magandang hangin na pumasok sa'yo kaya ka lumapit sa akin. Kasi gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Okay lang ako. O siya, baka may pupuntahan ka pa. Ado naman eh. Baka pwedeng mag-usap muna tayo ng maayos. O sige, ano bang pag-uusapan natin? Lumalim ng lumalim ang aming pinag-uusapan hanggang sa Commander heto na.
napasakin na yung crush ko. Siya nga pala, hindi ko siya maaaring pangalanan, Commander. Ikaw na po ang bahalang magbigay ng pangalan sa kanya. Okay, bibigyan po natin ng pangalan yung kanyang crush. Ano bang maganda? Okay, Bungie na lang po. Balik po tayo sa kwento. Bungie, ibig sabihin ba tayo na? Ikaw? Hindi ko pinalampas ang pagkakataon, Commander. Nung maging kami, ay binanatan ko na siya. Opo, ako po ang nakauna sa kanya. Hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko dahil pagkakaalam ko, tama ito at nagmamahalan kami. Wala akong kaalam-alam, Commander, na kaya pala si Bungie ay napasakin ng ganun kadali. Yung lola ko pala ay merong ginagawa upang yung mga babaeng may gusto sa akin ay kusa silang lumapit. Hindi pala ganun kadali ang magkaroon ng ganun kagandang girlfriend dahil mula nang naging kami ni Bungie, palagi na lang ako tampulan ng tukso. Na kesyo, si Bungie daw ay ginayuma ko. Baka nga raw, tinatakot ko pa si Bungie. Maraming kong ano-anong sinasabi yung mga nakapaligid sa amin, lalo na sa eskwelahan. Isang araw, isang grupo ng mga kalalakihan ang lumapit sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, mga fourth year ang mga yun. Ang sabi ng isa, "Aba, eto pala yung karibal ko kay Bungie. Hoy, Adonis, Ado, sigurado ka ba?" "Anong ibig mo sabihin, ha? Tsaka sino ba kayo?" "Ah, hindi pala ako kilala nito eh." Binugbog nila ako, Commander. Wala akong nagawa, hindi ako nakalaban dahil sa bilang nila, hinawakan nila ako. Tapos yung mismong kumakausap sa akin ay walang tigil ang pagtama ng kamao niya sa mukha ko. Umuwi ako sa bahay ng puro black eye nang malaman ito ni Lola. "Sinong may gawa niyan sa'yo, Apo?" Lola, kasi yung mga kaklase ko eh." "Kaklase mo ba?" "Hindi po, yung mga fourth year po yata yung Lola eh." "Hayaan mo." Matapos nun, Commander, pumasok ako kinabukasan. Tinutokso ako ng mga kaklase ko. Maging yung teacher ko ay nagtatanong kung ano ba ang nangyari sa akin. Hindi ko naman sinabi yung totoo hanggang sa lumipas ang isang araw. Nagulat ako, Commander, dahil yung bumugbog sa akin ay nabalitaan namin na nasagasaan daw ng sasakyan. "Ano kaya nangyari doon? Kay tinutinuno ni, tsaka parang wala namang sasakyan doon, madalang ang dumaan doon." "Oo nga!" Wika ng kaibigan kong si Al at ng girlfriend ko na si Bungie. Ako man mismo, Commander, ay nagtataka paano siyang nasagasaan sa lugar na yun. Napakadalang dumaan ng mga sasakyan doon. At tsaka, rap road doon eh. Makikita niya kung merong daraan kung sakali. Lumipas ang isang buwan, Commander, si Bungie ay nagbago. Tila ba natauhan ito? "Hoy, Adonis!" "O mahal, bakit?" "Anong mahal? Ayoko na sa'yo. Hindi ko lubos akalain na papatol pala ako sa'yo. Bah, parang hindi ko alam yung mga nangyari ah." "Teka nga sandali, Bungie. Ano bang ibig mong sabihin?" "Ewan ko sa'yo. Ayoko na sa'yo. Hiwalay na tayo." Wala akong nagawa, Commander, nang dahil doon ako po ay nasaktan. Wala akong tigil sa pag-iinom. Kasama ko sa inuman si Paring Al. "Alam mo kasi, pare, sobrang bilis kasi ng pangyayari eh. Naging kayo agad ni Bungie ng ganong-ganong kadali lang, aba. Siyempre, madali din matatapos ang relasyon nyo." "Pare naman eh. Kaya nga kita tinawag para mag-inuman tayo. Pero ano bang ginagawa mo? Hindi mo naman ako dinadamayan, pare." "Pare, sinasabi ko lang ito totoo. Huwag kang nagagalit." "Pare, hindi ako galit. Ano ba kasing nangyayari? Ako man eh, hindi ko alam kung bakit ganun na lang kadali. Na
Anong na? Pare, lasing ka na pare. Saka na tayo uli uminom bukas na lang ng gabi. O siya, mabuti pa nga. Habang naglalakad ako papauwi, nakasalubong ako ng isang malaking mama. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil madilim. Nagsalita ito sa akin, Commander, ng mga katagang, Ikaw pala. Teka, sino po kayo? Anong ako pala? Anong ibig niyong sabihin? Ikaw pala ang umanos sa aking pamangkin. Anong pamangkin? Sino ba kayo? Pamangkin ko si Panji. Ikaw pala ang nanglason sa kanyang kaisipan. Aba, hindi po. Naging kami po ni Banji, pero hindi ko po siya ginamitan ng kung ano. Ikaw pala ang apo niya. Ano? Liwanagin niyo nga ho. Hindi ko masyadong maintindihan yung sinasabi ng lalaki. Nagulat na lang ako, Commander, nang bigla niya akong hampasin sa ulo. Hindi ko namalayan. Meron pala siyang hawak na maliit na kahoy. Mabuti na lang, nung tamaan ako ay pakiramdam ko, may sumalo sa kahoy na hinampas niya sa akin. Ari ko naman, Manong, ano bang problema mo? Wala akong problema. Ikaw ang may problema! Wala siyang tigil sa kahahalipaw sa akin, Commander. Pero sa tuwing tatamaan niya ako sa amang parte ng katawan ko, piling ko merong sumasalo hanggang sa natakasan ko ito. Mabuti na lang at mabagal siyang tumakbo dahil nga malaking mama ito. Pag-uwi ko sa bahay ng lola, kitang-kita ko yung lola ko na parabang nanghihina. Lola, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po? Parang may mga pasa po kayo, lola ya. Wala ito, apo. Hayaan mo lang ako. Sige na, may pagkain dun sa kusina. Kumain ka muna, apo. Sige po. Curious talaga ako, Commander. Piling ko, mukhang si lola ang may gawa kung bakit nasasalo yung paghampas sa akin ng malaking mama. Yung gabing yun, doon ako natulog at meron akong nasaksihan na kakaiba. Bandang alas 11 ng gabi, tulog na si Lola habang ako ay nakadilat pa. Hindi nagtagal ay may narinig ako sa labas. Boses ito ng lalaking humarang sa akin. Sumisigaw yun. Tinatawag niya yung pangalan ng lola ko. Siya nga pala, Commander, hindi ko po maaaring pangalanan ang lola ko. Bahala ka na po uli magbigay ng pangalan sa kanya. Papangalanan po natin yung lola po ng sender natin bilang, ganito lang, Carmelita na lang po, okay? Yung lalaki sa labas ay sumisigaw. Pinagsisigawan niya yung pangalan ng lola ko. Carmelita! Carmelita! Lumabas ka dito! Carmelita! Uy! Sino ka ba? Ano bang problema mo kanina ka pa ya? Nandito pala nakatira ang walang hiya niyang apo. Carmelita, ikaw ang kailangan ko. Nang dahil sa'yo, ang apo kong si Banji. Nakuha ang pagkababae niya ng apo mo. Teka, sandali lang. Sabi mo kanina, Manong, pamangkin mo si Banji. Ano ka ba talaga? Ako ang kanyang lolo. Tawagin mo ang lola mo at tatapusin ko na ang buhay niya. Hindi maaari yun. Dadaan ka muna sa akin. Lalabanan kita kahit anong mangyari. Nagpapatawa ka ba? Isang simpleng batang walang alam ang lalaban. Eh kahit nga, hindi ka lumapit sa akin eh. Kahit dyan ka mismo sa kinatatayuan mo, kaya kitang kitilin. Kaya lumayo ka ng konti, pakiusap. Ang kailangan ko si Carmelita. Habang sinasabi niya yun, Commander, napapansin ko, para bang yung kanyang itsura ay nagbabago. Natulala ako dahil kitang-kita ko na yung kanyang mga mata ay nagbabaga. Anong kailangan mo rito? Silos! Carmelita, sabi ko na nga ba, apo mo ang walang hiyang ito? Oo,
Oo, apo ko siya. Anong kailangan mo rito, Silos? Carmelita, ibabalik ko lang sa utak mo ang nakaraan. Ayon po sa mga narinig ko sa kanila, yung matandang si Silos tapos yung lola ko ay dati palang magkarelasyon. Sinabi din ng matandang si Silos na yung lola ko ay isa palang mangbabarang. Ito namang si Silos ay isa naman palang mangkukulam. Opo, Commander, tama kayo nang nabasa. Mangkukulam at mangbabarang, yung dalawa. Yun ang totoo, Carmelita. Nang dahil sa hindi tayo nagkatuluyan at magkaiba tayo ng kakayanan, ngayon, alam ko na dito mauuwi ang pangyayari na balang araw, merong apo mo at apo ko ang magtatagpo. Ang mali lang, nagamitan mo ng kapangyarihan mo ang apo ko, kaya niya nakuha ang aking apo, hindi ba iho? Opo, aminin ko po, pero mahal ko po yung apo niyong si Banji. Wala na, tinanggal ko na ang gayuma. Kung alam ko lang nung una pa, di sana hindi yun nangyari. Wala akong pangarap na isa sa mga apo ni Carmelita ang makakatuluyan ng apo kong si Banji. Ay, kaya pala parang hindi niya na ako mahal ng isang araw. Tama, Carmelita, kasalanan mo ito. Kasalanan mo. Kaya pagbabayaran mo ang ginawa mo sa apo ko. Silos, anong ibig mong sabihin? Ha? Ang ibig kong sabihin, Carmelita, kikitilin ko ang buhay mo. Matapos nun, Commander, silang dalawa ay nagpapalitan ng mga salita. Yung salita na ito ay hindi ko maintindihan, pero habang naririnig ko ito, pakiramdam ko para bang dumudugo ang utak ko. Tama na po, Lola. Silos, tama na po. Pakiramdam ko talaga habang naririnig ko yung palitan nilang salita na hindi ko maintindihan, ay tila ba dumudugo ang aking utak at pakiramdam ko ay lumuluwa ang aking mga mata. Yung ilong ko, Commander, naramdaman ko na lang na merong umaagos hanggang sa nakita ko nga merong umagos na dugo. Nung makita ko yung sarili kong dugo, agad-agad ay bumagsak ako, Commander. Hindi ko na namalayan ang sumunod na pangyayari hanggang sa nagising na lang ako. Yung lola ko agad ang bumungad sa akin. Lola, ano pong nangyari, Lola? Apo, ayos ka lang ba, Apo? Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pinrotektahan kita kay Silos. Apo, sana itanim mo sa isipan mo, Apo. Mahal na mahal ka ng lola, Apo. Opo, Lola. Pagbangon ko, Commander, siya namang pagkatumba ng lola ko. Lola? Lola! Anong nangyari? Idinala ko si Lola sa bahay ng magulang ko. Gulat na gulat yung nanay at tatay ko. Ang sabi nila, dalhin daw namin sa ospital. Dinala nga namin sa ospital si Lola, pero wala namang nakita rito ng kung ano. Inuwi lang namin si Lola sa kanyang bahay hanggang sa lumipas ang isang araw. Wala na po yung lola ko. Hindi ako makapaniwala at hindi ko matanggap na ganun-ganun lang na yung lola ko ay nawala na. Sinisisi ko po ang sarili ko, Commander, nang dahil sa kasakiman ko, napahamak tuloy yung lola ko. Pero kung alam ko lang na meron palang gagawin yung lola ko doon kay Banji, hindi ko na sana ito sinabi kay Lola. At kung alam ko lang din po na yung lola ko ay isa palang mangbabarang na may kakayanan manggayuma, hindi ko po ito sasabihin sa kanya dahil alam ko sana na lubhang napakadelikado. Dahil sa hindi ko matanggap ang nangyari kay Lola, ako po mismo, Commander, ay lumapit sa isang albularyo.
Nakakita ako ng albularyo sa Pampanga pagpasok ko pa lang ng bahay niya. Sandali! Sandali lang. Anong kailangan mo? Apo ng mambabarang. Lolo, magandang araw po. Meron po akong sadya sa inyo. Ano yun? Huwag mo sabihin. Huwag mo sabihin. Sandali po. Ano pong nakakatawa? Alam mo, pagpasok mo pa lang dito, nabasa ko na ang isipan mo. Diba ang lola mo ay napatay ng isang mangkukulam na dati niyang karelasyon? Hindi ba? Opo, paano niyo pong nalaman? Alam mo iho, kilala ko ang mga lahi ni Carmelita. Po, paano niyo pong nalaman? Yung lola mo ay isang mangbabarang. Dati ko na siyang nakalaban. Pero, ang pagkakaalam ko nagbago na siya eh. Pero bakit? Bumalik na naman siya sa dati niyang trabaho. Hindi ba niya naikwento sa'yo na meron siyang nakalaban na malakas na manggagamot dito sa Pampanga? Hindi ko nga po alam na yung lola ko. Isa po palang mangbabarang. Ganun ba? Ano bang sinadya mo rito? Kasi po, gusto ko po sanang ilapit kung ano ho bang nangyari sa lola ko. Kagaya ng sinabi ko sa iyo nung una, yung lola mo ay tinalo ng isang mangkukulam. Silang dalawa ay naglaban sa harapan mo, hindi ba? Naglaban sila sa mga salitang hindi mo kayang intindihin. Dapat lang yan sa lola mo. Sinabi ko sa kanya noon na magbago na siya. Bumalik pa pala siya sa ganyang gawain. Kaya ayun, nakatapat siya ng kapwa niya demonyo. Sa totoo lang, Commander, inis na inis ako sa matandang yun. Ganun pa man hindi ko pinapalata dahil meron akong gustong malaman at gusto ko ring ilapit na baka sakaling pwede niyang labanan yung pumatay sa aking lola. Alam mo, iho, kahit hindi mo sabihin sa akin ang sadya mo, alam ko. Ano, palalabanan mo sa akin si Silos? Kasi baka naman po kasi pwede nang di ba po Hoy bata, oo, alam kong kalaban si Silos, pero hindi porket ganon susunod ako sa kagustuhan mo. Nagpapatawa ka ba? Kung si Silos ay merong biktima ng isang tao at lumapit sa akin, hayun, saka ko siya lalabanan. Biktima niya nga po ako. Hindi ikaw, yung lola mo. At kung sakaling ikaw ay ginawan ng hindi tama ni Silos at lumapit ka sa akin, hayun, saka kita tutulungan. Pero yung sasabihin mo na talunin ko si Silos, labanan ko si Silos dahil siya ay kaliwa, No. Hindi yan maaari. Ang maaari ngayon, pwede ka nang umuwi. Wala akong nakuhang tulong sa kanya, Commander, kaya umalis na lang ako ng bahay niya. Lumipas ang isang linggo, hindi pa rin ako makamove on sa nangyari sa lola ko. Nag-iinuman kami noon ng kaibigan kong si Al. Pare, alam mo hindi ko matanggap yung pagkawala ng lola ko Parang kasalanan ko yata, pare Ano ka ba naman, pare? Easy ka lang, pare. Nandito pa naman akong kaibigan mo At saka kung alam mo naman na yung lola mo ganun sa palagay mo ba, gagawin mo yun? Nasasabihin mo ba sa lola mo na si Banji, gayon bahin, ganun, para mapasayo? Sasabihin mo bang ganun? Hindi siyempre, pare, pero ewan ko, parang guilty ako, pare Parang feeling ko talaga kasalanan ko Pare, tulungan mo ko. Hahanapin ko yung lolo ni Baggy na yun, yung Silos na yun. Teka nga, sandali, pare. Nahihibang ka na yata. Yung lola mo ngang mangbabarang Ay, pasensya ka na, pare, ah. Hindi, pare, ayos lang. Sige, sabihin mong mangbabarang si lola. Kasi, pare, yung lola mong mangbabarang hindi nga umubre Tapos, tayong dalawa pa. Ano ka ba? Nahihibang ka na ba, pare? Baka hipan lang tayo noon. Pare, akala ko basang ganti ka kita. Bakit parang hindi mo yata ako kayang samahan sa laban, ah? Pare naman, lasing ka lang.
Matapang ka lang pag nakainom, pare. Pero pag hindi ka na nakainom, tiyak na. Baka mas takot ka pa sa daga. Sa buwisit ko kay Al, dinagukan ko siya, Commander, sabay sabing, wala ka naman palang kwentay eh. Uy, Al, hindi ako lasing ah. Hindi ako lasing. Yun ding gabi na yon, pagkatapos namin mag-inuman, lumakad ako, Commander. Naalala ko kasi yung sinabi sa akin ni Banji kung saan sila nakatira. Hindi naman masyadong kalayuan, ang pagitan lang ay dalawang barangay. Narating ko yung bahay nila Banji, inikot-ikutan ko ito, Commander. Hanggang sa nakakita ako ng bahay sa likod. Ito pala bahay. Sa palagay ko, dito nakatira yung matandang yun na sandali nga. Hindi ko magawang malapitan yung bahay na yun, Commander. Ewan ko ba, tila ba merong pumipigil sa akin hanggang sa nagulat na lang ako merong nagsalita sa tabi ko. Anong ginagawa mo rito? Uy! Manong Silos? Kayo po ba yan? Ako nga, anong ginagawa mo rito? Hihingi po sana ako ng tawad po sa inyo. Sinungaling eh. Sinuntok niya ako, Commander. Matapos niya akong birahin ay tumilapon ako sa mga damo. Matapos nun, yung aking paa ay hinawakan niya tapos hinilahod niya ako sa lupa. Dinala niya ako sa pintuan ng bahay nila Banji. Banji! Banji! Nagbukas ng pintuan yung nanay ni Banji, maging si Banji ay nakita ko. Oh, anong ginagawa mo rito, Ado? Banji, hindi naman ikaw ang pinunta ko rito, yung lolo mo eh. Lo, ano to lo? Bakit siya nakahilahod sa lupa? Banji, hindi ba siya ang kumuha ng pagkababae mo? Oo lolo, pero nakaraan na po yun. Pabayaan nyo na po yun, pakiusap. Sige bata, umalis ka na. Ayoko nang makikita pa ang pagmumukha mo rito. Naiintindihan mo ba? Opo. Simula ng gabi na yun, Commander, hindi na po ako nagpakita sa lugar nila Banji. Tinanggap ko na lang po sa sarili ko na kasalanan ko kung bakit yung lola ko ay nawala. Hanggang dito lang po, Commander, ang kwento ko sa iyo. Pasensya na po kung medyo magulo. Bahala ka na po mag-advance. Yun lang po, Commander, at maraming salamat po sa iyo. Mabuhay ka po at aabangan ko po sa iyong channel ang kwento ko na to. Thank you, Mr. Adonis, sa pagbabahagi ng napakagulo mong kwento. Alam mo ba, senior cut ko pa to. Ano ba naman yung email mo sa akin, kuya? Alam nyo ba yung email na to, June pa? June pa po, ngayon ko lang nabasa dahil ang dami po, sunod-sunod, grabe. Ano ba yan? Siya nga po pala sa mga nagre-request po ng kwento ni Nilo Ando, ni Greg. Ibabalik po natin yan, huwag po sana kayong magsawang sumubaybay. Uunahin ko lang din itong mga to at napakarami, grabe. O siya, bati ba tayo? Saka na po, sa susunod na video na lang natin at mahina po ang ating internet dahil hindi ko po makita yung mga comment. O siya, pakinggan nyo po ito, pasensya na po kayo kung pangit ang pagkakabasa ko, medyo parang nabubulol ako kasi alam nyo, yun yung pag nali nga yung mata ko sa kabila tapos na parang tumatalo na rin po yung salita ko, parang ganun eh. Naintindihan nyo po ba yun? Kung nagbabasa po kayo tapos may mali, tapos biglang maliliwa yung pagsasalita nyo, tatalon po talaga yung dila nyo na para kayong mapipilipit magsalita. Ganun po eh. O siya, pasensya na po kayo ah. Pagtyagaan nyo na lang po yung kwento. Salamat. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? Kung nagustuhan mo, mag-iwan ka naman ng like at mag-comment ka na rin. Sa mga tagapakinig ko po dyan na merong mga karanasan sa horror stories, ibahagi nyo po ito sa akin at huwag po kayong mahihiya. Commander JH nga po pala ang nasa likod ng mga boses na kakaiba. Bye-bye!